Welcome to my YouTube channel, guys. Our video for today ay magluluto po tayo ng pork chop with sour rice. So, hugasan po muna natin yung ating pork chop. Ayan. And then, nilagay lang po natin sa ano ba itong tawag dito? Nalagayan. Yeah. Okay. And then, tanggalan po natin siya, guys, ng skin. Kasi ayaw po nila ng skin. Gusto po nilang crunchy ang ating pork chop. So, without the skin, magiging crunchy po yung taba ng ating baboy. So, yun po yung gusto nila sa pork chop. Para, ano, masarap pong labas. And tanggalin lang po natin lahat yung skin ng ating pork chop. Bali, 6 na pirasong pork chop po ito, guys. Kasi 6 na tao po ang kakain. Ano, including na po ako dun. Ayan, tapos na po natanggalan lahat. So, we gonna marinate it first. With the salt. Ayan, ibubudburan na po natin ng salt. Ang hirap po mag-video, guys, nang walang, ano, walang stand yung stick. Hindi ko makita kung saan yung stick. Yung stick, ano, yung pang-vlog ko. So, ang hirap pong ano ipakita sa inyo. Basta yan, inanuhan ko na po siya ng asin. Yan, marinate lang po natin yan. Asin, and then black pepper, and ayan, black pepper po yung sunod. And then, yung ating olive oil po yung pinakahuli. Budburan lang po ng black pepper at saka yung olive oil. Kunting-kunting olive oil lang po, guys. Just imasadis-masadis na po natin. Ayan. Puno-puno na po siya ng black pepper. Pero yung dalawa, hindi ko po siya nilagyan kasi para po yun sa dalawang bata. Ayaw po nila ng maanghang. Ayan. So, set aside na po natin. And then, mayroon po tayong coriander. Kailangan po natin gayatin ang ating coriander ng pinong-pino po. Ayan, pinong-pinong coriander para po sa ating sour rice. And then, we also cut ginger. Ayan, depende po sa inyo. Pero, normally, 8 pieces po yung ini-slice ko na ginger para po doon sa ano, ang flavor lang po ng ating rice. And then meron po tayong 2 lemon. Ayan, kunin po natin yung ating lemon zest. Ganyan lang po yung gagawin natin. So bali 2 lemon zest po, yung kinuha ko. Ganyan lang po karami. Then bago po ang lahat, ayan, gagayatin na ano po natin yan. Kukunin na po natin yung juice ng ating lemon. Pigain lang po natin yan sa loob ng zest. Pagsamahin na po natin yan. Ayan, and afterwards, guys, ilagay na po natin yung ating ginayat na coriander. And then, kukuha na po tayo ng ating rice. Bali, 3 cup of rice. And then, wash mo muna natin. Wash muna natin yung ating rice. Ng 2 times. Depende po sa inyo. Pero palagi po akong nagwa-wash ng 2 times po yan. 2 times. And then, we start cooking na po sa ating sour rice.
Just put a little bit of oil and then put in our ginger. Just stir fry until it's golden brown. And then i-add in yun na rin po yung ating rice. Just keep stirring. And a pot of salt. Depende po sa inyo guys, kung gusto niyo pong gumamit ng anor cubes is okay po. Add po 'yan sa ating flavor, pero hindi po ako naglalagay nun kasi wala po. Then i-add na rin po natin yung ating lemon. Ayan, kasama na po yung lemon juice at saka yung ating coriander. And then 3 cup of water lang po. Ayan, 3 cup of water. And then we can put inside the rice cooker to cook. Easy lang po tong ano, easy lang po siyang maluto, para 10 minutes lang po yata. Sa rice cooker din luto na po siya. And then mayroon din po tayong French beans, partner po natin sa ating rice at saka sa ating pork chop. And pork chop, okay na po yung pork chop natin, na marinate na po yan ng isang oras. So pwede na tayong mag start cooking ng ating vegetables. So what we gonna do guys is we just blanch the French beans. And put we just put salt and oil. And you just wait the boil water to boil. Ayan, boil na po siya. And then ilagay na rin po natin yung ating French beans. Parang ano, ang bilis lang po maluto ng ating French beans guys. Parang 2 to 3 minutes lang po yan. Then pwede na rin po natin siyang haunin. Hanguin. Ayan, hanguin na po natin kasi mabilis lang po siyang maluto. Mas maganda kung crunchy-crunchy okay po siya when you bite. Ayan, tayong lagyan din po natin siya ng ano, makalating kutsara lang po na butter. Just put, leave it the butter there until it melt. So, pa-flavor po sa ating ayan, sa ating vegetables. Sa ating French beans. And then we start cooking sa ating pork chop. It's easy to prepare guys. We try this one to your family and of course kung wala na po kayong maluto sa inyong mga amo. Ayan. If we run out of menu, just try this one. I assure you that they will love it. Gustong-gusto po ng mga bata yung sour rice ko kasi may flavor talaga siya. Ayan, i-ano na po natin yung ating pork chop. Ganyan lang po guys. And then, kailangan maging crunchy-crunchy po yung ano, yung fat side. Ayan, mas gusto po nilang kainin yan. Diyan banda. It's very nice and yummy. And may flavor na rin po siya. And ayan, niluto na po yung ating, ito na po yung finishing. Ayan, gamit lang po kayo ng bowl para po sa ating rice. Para mag-forma po yung ating rice ng ganyan. And then, lagyan na rin po natin siya ng konting, ayan. Konting, ano ba? And coriander sa, ano, sa ibabaw. Ayan, ganyan na po yung labas ng ating pork and sour rice with French beans. Thank you for watching guys. Enjoy. Bye bye. Thank you very much. God bless. 'Cause I'm a real love with you. When I'm looking at the view, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive.
your end.